Good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin. Pwede niyo akong tawagin sa pangalang Tupe, short for Christopher. Empleyado ako ng simbahan. Pwedeng masabi na ako ang assistant ni Father sa lugar namin. Almost 10 years ko na ring trabaho ito. Apat na pari na ang dumaan sa simbahan namin na ako ang assistant. One time, may nag-request sa office. Kailangan daw ng mag-o-observe sa gagawing paglilipat nung mga lumang bangkay sa sementeryo. Inilipat yun kasi gagawan ng bagong mga apartment doon sa parteng yun ng sementeryo. Sa akin binigay nung sekretaryo yung papel. Sinabi sa akin na ako na lang daw ang mag-observe kasi may gagawin pa siya. Alas dos ng hapon yung gagawing paglilipat. Alauna pa lang, papunta na ako doon sakay ng motor. Nakipagkita ako doon sa tatlong sepulturero na gagawa ng paglilipat. Anim na katawan daw yung ililipat. Yung unang dalawang bangkay, wala namang naging problema. Maayos na nailabas yung mga kalansay nila sa kabaong. Payosi-yosi lang ako sa gilid. Paminsan-minsan kumukuha ng litrato kasi siguradong maghahanap yung sekretary namin ng documentation. Hindi naman ako naboboring sa panonood kasi may dalang radyo yung mga sepulturero. Nagpapatugtog ng mga love songs na alam ko. Sa ikatlong puntod, naupo yung isang gumagawa sa gilid. Nahilo raw siya. Hindi niya alam kung bakit. Binigyan ko ng tubig si Manong. Pinanood namin yung mga kasama niya. Pero maging sila, parang nagkakaproblema. Napakatigas daw ng lupa doon sa parteng yun. Malabato. Kahit pa yung ibang puntod naman, madali lang natungkab na mga pala nila. Halos doble yung tinagal nila sa paghuhukay doon sa tatlo. Nung tuluyang mahukay yung puntod, inakyat na nila yung kabaong. Akma na sanang bubuksan ni Manong nang biglang nag-iba yung station na pinapakinggan namin sa radyo. Naging static. Walang signal. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Pero malayo ako dun sa radyo para masabing ako yung may gawa nun. Lumapit ulit yung isang sepulturero at gamit yung pala niya. Pilit niyang binubuksan yung kabaong. Hindi niya magawa-gawang matibag yung kabaong. Kahit pa sobrang luma na nito at medyo nabubulok na. Sabay-sabay nilang sinubukang buksan. Pero pare-parehong nabigo ang mga pala nila. Hanggang sa biglang nanginig yung kabaong. May gumagalaw sa loob na gustong kumawala. Nagkatinginan kami ng mga sepulturero. Hindi ko alam ang nangyayari. Ang unang nagsalita, yung pinakamatanda sa mga sepulturero. Sabi niya, itulak na raw nila pabalik yung kabaong. Sobrang bigat na nung kabaong. Parang biglang nagkalaman yung loob dahil halos hindi nila matulak yun pabalik sa butas. Tumakbo ako palapit para tumulong. Sa wakas, nagawa rin namin itulak ito pabalik sa hinukay na lupa. Nang mahulog ang nanginginig na kabaong, sabay-sabay na ibinalik nila yung lupang hinukay. Kinuha ko yung ekstrang pala doon at tumulong na sa pagbabalik ng lupa. Noon lang ako natakot ng ganoon katindi sa buong buhay ko. Tinanong ko sila kung ano ba yung nasa loob ng kabaong. Pero hindi rin daw nila alam. Maaaring yung nakapaloob na bangkay doon ay ayaw magpalipat ng kanyang libingan, sabi ng matanda. Tinapos na nila doon ang paglilipat sa araw na yon. Gumagabi na rin kasi. Sumunod na araw, nagpalusot ako sa sekretarya namin. Sinabi ko na lang na nilalagnat ako kaya hindi ako makakapunta. Pagkatapos ng isang buwan, nakasalubong ko sa sentro yung sepulturero. Sabi niya, nailipat din naman yung iba pang mga bangkay na kailangang alisin doon sa lupa. Maliban lang doon sa isa na ibinalik nila. Hindi na raw nila sinubukan pang hukayin ulit yun dahil alam na nila kung anong mangyayari. Sa ngayon, may itinayo ng mga apartment doon sa lupang yon. Kapag nadadaan ako doon sa parteng yun ng sementeryo, hindi ko maiwasang maalala yung nangyari nung hapon na yon. Siguradong
Matapos maitayo yung apartment ng mga Nietzsche, mananatili na doon yung kabaong na yun sa ilalim ng lupa habang buhay. Hello mga kapasta! Sana mabasa niyo po itong kwento ko at sana maisama sa compilations niyo sa YouTube. Claire po ang name ko. Sa orphanage ako lumaki. Ibig sabihin, wala akong mga magulang. Sabi ni Ate Marjorie, yung caretaker ng orphanage kung saan ako lumaki, nakita lang daw ako sa sunog, dala nung isa sa mga bumbero. Simula nun, sa orphanage na ako lumaki at nagkaisip. Hindi ko na nakilala yung mga magulang ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala kahit mga pangalan nila. Anyway, nung 9 years old ako, may nangyari sa orphanage na ako mismo ang nakasaksi. Kay Christine nangyari yun. Halos kaedad ko lang siya. Siguro ay lamang lang siya sa akin ng 1 taon. Medyo close kami. Madalas kaming maglaro noon ng mga manika na donation lang sa amin ng mga mayayamang negosyante at politiko na laging may mga pa-event sa orphanage namin. Madaldal si Christine. Sa sobrang daldal niya, tawag sa kanya ng mga lalaking kasama namin sa orphanage ay Tintin Daldal. Sa gabi, lagi naming ini-imagine ni Tintin na magiging successful na mga teacher kami sa hinaharap. Tapos sabi pa namin, tutulong kami sa mga katulad naming ulila na rin sa mga magulang kapag nangyari yon. Malaki yung higaan naming mga bata. Hiwala yung mga boys at girls. Katabi ko yung kama ni Tintin kaya paminsan-minsan, napapagalitan kami kasi maghahating gabi na. E gising pa rin kami. Nagkikwentuhan. One time, nagising ako ng hating gabi. Hindi naman ako naiihi at mas lalong wala namang gumising sa akin. Kaya nagtaka ko. Paglingon ko doon sa paana ni Tintin. Nawala yung dugo ko sa mukha. Kasi may nakatayo doon. Babae siya. Ang putla niya. Tapos yung mga mata niya, ipurong itim lang. Hindi ko gaanong maaninag kung lumulutang ba siya sa sahig o naglalakad. Gumagalaw yung babae papunta doon sa kaliwa ni Tintin. Ako naman, nagtulog-tulugan. Pinikit ko yung mata kasi takot na talaga ako. Yung kaba ng puso ko, halos sumabog na sa dibdib ko, pero sumilip pa rin ako. Nakita ko na yumuko yung babae. Hinalikan niya sa noo si Tintin. Tapos pagkatapos nun, ay naglakad na ito sa may bintana. Saka ito lumutang, palabas. Nagtalukmong ako ng kumot. Nanginginig na ako sa takot. Kalaunan, nakatulog din ako sa sobrang antok. Nagising ako na nakapalibot na lahat nung kasama namin sa kwarto sa kama ni Tintin. Paglapit ko, nakaupo si Ate Marjorie sa kama. Hawak-hawak niya yung pulso ni Tintin. Tinignan ko yung mukha niya. Halos maiyak na siya pero pinipigilan niya lang. Tinanong ko si Ate Marjorie kung anong nangyari. Pero wala siyang sinabi. Pinalabas niya lang kaming lahat. Ilang minuto pa, may dumating ng ambulansya. Sinakay si Tintin. Saka lang namin nalaman ang balita. Patay na raw si Tintin. Para sa akin po, ay yun ang pinakamalungkot na araw sa buhay ko.
naaalala ko yung nakita ko nung gabi na yon. Naisip ko, baka siya ang dahilan kung bakit namatay si Tintin. Wala akong pinagsabihan nito. Bata pa ako noon. Iniisip ko na baka ako pa ang sisihin nila sa pagkamatay ni Tintin kapag nagkwento ako. Nang mailibing si Tintin, nakita ko ulit yung maputlang babae na nakasilip doon sa may kumpol ng mga puno sa simenteryo. Nang tumuntong ako ng 14, saka ko lang naisip na baka isang Grim Reaper o kamatayan yung nakita ko. Malaki na ako ngayon. Wala na ako sa orphanage. Nang tumuntong ako ng kolehiyo, bumukod na ako at pinagsabay ang pag-aaral at sideline. Empleyado na ako ngayon. May sariling tirahan. Pero ang pinaka-proud kong narating sa buhay ay nang gumraduate ako at naging guro. Si Tintin agad ang naaalala ko. Naisip ko nga na kung buhay pa siguro siya, magkasama siguro kaming gumraduate sa kolehiyo. Nagbakasyon kami noon sa bahay nila Lola sa probinsya. Bata pa ako noon. Hindi ko na matandaan kung ilan ba yung edad ko. Basta nasa elementary pa ako. Kayla ang tunay kong pangalan. Pero nung bata pa ako, Kikay ang tawag nila sa akin. Ang arte ko raw kasi. Kaya yun, Kikay. Nang marating namin yung bahay ni Lola, isa sa mga napansin ko ay ang kawalan ng mga kapitbahay. Puro puno at mga halaman ang nasa gilid ng bahay ni Lola. Yung sunod na kapitbahay namin, mga 3 poste ng ilaw ang layo. Sabi ni Mama sa akin, ganun daw talaga sa probinsya. Ang sarap ng mga luto ni Lola. Halos sumabog na yung tiyan ko sa dami ng kinain ko ng gabing yun. Bago matulog, nagkwentuhan muna sila Mama sa may sala. Ako naman, nalibang doon sa mga comics ni Lola na nasa cabinet. Sabi pa niya, pwede ko raw yung dalhin sa amin pag alis namin. Noon pa man, mahilig na talaga ako sa mga horror story, kaya tuwang-tuwa talaga ako. Bago pumasok sa mga kwarto para matulog, niyaya kami ni Lola na magdasal ng rosaryo. Naging kaugalian niya na raw yun, simula lang mamatay si Lolo. Pagkatapos noon, natulog na kami. Mag-isa ako sa kwarto. Nagbasa muna ako para makatulog. Pero hating gabi na, na hindi man lang ako dinadalaw ng antok. Kung ano-ano nang ginawa ko, nagpagulong-gulong sa kama, nagbilang ng mga tupa, wala talaga eh. Bigla ko narinig yung mga katok galing sa labas. Ang lakas ng mga katok. Sabi ko sa sarili ko, hahayaan ko na lang sila Mama na magbukas ng pinto. Ayokong mag-isang lumabas at sumalubong sa kung sino man yun. Baka hindi ko nga kilala. Pursigido talaga yung mga kumakatok. Halos kalahating oras din ata nilang ginawa yun sa pinto. Iniisip ko pa nga, bakit hindi man lang nagigising sila Mama at Lola? Nang tumigil yung mga katok, nakita ko sa may bintana na may ilaw sa labas. Sumilip ako. Nakita ko na may mga naglalakad na tao. May mga hawak silang nag-aapoy na kahoy. Tapos, ang suot nila ay mahahabang parang mga gown. May mga takip din na tela yung mga mukha nila. Natakot talaga ako. Tumakbo ako palabas. Pumasok sa kwarto nila Mama at sinabi ko yung nakita ko. Nagising din si Lola at narinig niya yung kwento ko. Nag-usap sila Mama at Lola. Narinig ko yung salitang kulto sa usapan nila. Nang tumuntong ako ng high school, saka ko lang nalaman ang ibig sabihin ng salitang kulto. Simula noon, sinasama na ako ni Mama sa kama niya sa pagtulog. Pinaalala rin sa akin ni Lola na kapag sumapit na raw ang hating gabi, kapag may kumatok sa pinto namin, kahit ano raw ang mangyari,
ay wag na wag ko raw bubuksan ang pinto. Tumangu-tangu lang ako. Pero naisip ko noon, kahit siguro bayaran ako, walang kahit anong magbibigay sa akin ng lakas ng loob para pagbuksan yung mga taong nakasuot ng mahabang tela sa labas. Hanggang ngayon malaki na ako, kapag may kumakatok sa bahay tuwing hating gabi, isa yon sa mga alaalang pumapasok sa utak ko. Martin po ang pangalan ko, 28 years old, may sariling business. Bale, nagtitinda po ako ng mga dry goods sa palengke. May asawa at isang anak. Kapag nagpapahinga ako sa bahay, isa sa mga hindi ko nalilimutang gawin ay ang pakikinig dito sa channel nyo. Kaya eto po, nagsubmit rin ako ng kwento para may maibahagi din sa channel. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, sinabihan ako ni mama na umuwi muna sa probinsya para madalaw ko raw yung puntod ng yumao kong lolo at lola. Death anniversary daw kasi ng mga ito at hindi sila makakapunta. Pumayag naman ako. Mahilig din kasi akong maglalayas eh. Medyo malayo yung lugar sa Bicol nila Tito. Halos 12 oras ang ginugol ko sa daan bago makarating sa bahay nila. Buti na lang talaga at isinulat ko sa notebook yung address nila. Kung hindi, baka naligaw na ako at hindi nakarating. Pagdating ko doon, tuwang-tuwa si Tito kasi minsan lang daw akong makauwi sa kanila. Dalawang manok yung kinatay ni Tito para sa tanghalian namin. Tapos, nang dumating ang hapon, nagkainuman pa. Kaya ay pagpapabukas na lang daw ang pagdalaw sa sementeryo. Talagang nalasing ako sa lakas uminom ni Tito. Hindi niya ako tinigilan hanggang hindi ako sumusuray-suray sa pagdalakad. Kinaumagahan, ako na ang nagsuggest na pumunta na kami sa sementeryo. Sabi ko, baka kung saan na naman mapunta yung pagpapaliban ni Tito. Pagdating namin doon, medyo naging seryoso si Tito. Nakakapanibago kasi ang layo niya sa tito ko na nakipag-inuman sa akin nung lumipas na gabi. Inakbayan niya ako, tapos binulungan. Sinabi niya na kahit ano raw mangyari, wag na wag akong hihiwalay sa kanya. Tumangu-tangu lang ako. Una kong napansin habang naglalakad ay yung batang babae na maganda ang suot na sumusunod sa amin. Nakatingin siya sa direksyon namin. Tutok na tutok. Ituturo ko sana yung kay Tito, pero naalala ko ang sinabi niya na wag ko raw pansinin ang mga kakaibang bagay na makikita namin sa loob. Nang marating namin ang puntod, nagsindi agad ako ng kandila. Saglit kaming naupo doon ni Tito. Nanigarilyo siya. Inalok pa ako pero syempre, tumanggi ako. Nakita kong umupo sa di kalayuan yung batang babae. May uwak siya sa balikat. Nakatingin lang siya sa akin. Saka ako napansin na yung mga mata niya ay walang itim. Puro puti lang. Tinawag ako ni Tito. Pinakita yung lapida ng anak niyang namatay noong sanggol pa. Tumangu-tangu lang ako. Pagbalik ko ng tingin doon sa batang babae, wala na ito. Parang naglahong parang bula. Mga 5 minuto pa, umalis na rin kami ni Tito. Ikinuwento ko kay Tito yung nakita kong batang babae na may uwak sa balikat. Sabi sa akin ni Tito, kaya raw siya ganoong umasta sa loob ng sementeryo ay dahil talamak talaga ang pagpapakita ng mga multo sa lugar na yon. Marami daw dayo ang inililigaw ng mga kaluluwang nakatira doon. Kaya rin bihira siyang dumalaw dahil takot rin daw siya. After 1 week, lumuwas na rin ako sa Maynila. Buong araw akong hindi tinigilan ni Mama sa pagtatanong tungkol sa mga ginawa ko doon sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko talaga malimutan yung batang babaeng nakita ko.
Sigurado ako na multo yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ilang beses pa akong pinakiusapan ni Mama na bumalik doon sa probinsya tuwing death anniversary nila Lolo. Pero nagpapalusot na lang ako. Siguro, ayoko lang makakita ulit ng multo. Russell po, taga Laguna. Matagal na akong fan nitong channel nyo. Way back bago pa mag-pandemic, ay isa na ito sa mga stress reliever ko pagka-uwi galing work. Gustong gusto ko yung mga stories nyo na nangyari sa 7-Eleven. Itong story ko naman po ay iba. Bale, nangyari ito noong high school pa kami pareho ni Ate Carissa. Ahead sa akin si ate ng 2 taon. Lagi nga akong naiinis noon kasi halos lahat ng gamit ko ay pinaglumaan lang ni ate. Mga blouse na maliit na sa kanya, sapatos, panyo, bag, kahit nga panty, ay galing pa rin sa kanya. Nakakakuha lang ako ng mga bagong damit kapag Pasko o kaya naman ay birthday ko. Pero kahit ganun, close kami ni ate. Kahit kasi pasaway akong kapatid, laging mabait sa akin si ate. Ewan ko ba, kahit lagi ko siyang sinusungitan, hindi man lang siya napipikon sa akin. Sa paglipas nga ng panahon, eh ngayon ko lang na-appreciate yung kabaitan ni ate. Siguro, dahil may 2 na rin akong anak. Magkasama kami sa iisang kwarto. Dati, nung elementary kami, magkatabi kami sa kama. Pero nung tumuntong kami pareho ng high school, naging tag-isa na kami ng kama. Tambay lagi ng kwarto si ate. Ang hilig niyang magbasa ng mga libro. Yung taas nga ng kama niya, inilagyan ni Papa ng bookshelf kung saan nilalagay ni ate yung koleksyon niya ng mga librong romance ang tema. Minsan, nahuhuli ko siya na kinikilig sa kung anumang binabasa niya. Isang gabi nga, nagpaalam si ate. 4th year high school na siya noon. Graduating sila. May kailangan daw silang tapusin na project na ipapasa sa susunod na araw. Kailangan daw nilang mag-overnight sa bahay ng kaklase. Malapit lang naman daw yun. Kabilang barangay lang. Nung una ayaw pumayag ni Papa, pero napilit naman siya ni ate. Safe naman daw sila kasi police yung Papa nung kaklase niya. Tumango na lang si Papa para sumang-ayon. Nung gabing yun, tuwang-tuwa ako kasi masusulo ko yung kwarto. Pwede kong kunin yung ibang una ni ate at ilagay sa kama ko. Para akong nasa bundok ng mga una nang matulog nung gabi na yun. Nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi ako tumayo pero sinilip ko patin kung sino yung pumasok. Madilim na sa kwarto namin. Konting ilaw lang sa labas yung tanging liwanag. Pagtingin ko, nakita ko si ate. Hindi niya sinara yung pinto. Tapos ang bagal pa nung lakad niya papunta doon sa kama. Hindi man lang niya ako pinansin nung tinatawag ko siya. Sabi ko, ate, ate. Pero Dedma, naisip ko, baka pagod lang. Nakakapagtaka lang na uuwi siya ng ganoong oras. Bumalik na ako sa pagtulog. Paggising ko, wala na siya sa kama niya. Wala na sa kama niya si ate. Saka ko lang na-realize na wala nga palang unan na hinigaan doon sa kama niya si ate. Bakit hindi man lang siya nagreklamo?
lumabas ako. Sinabayan ko sila mama at papa na mag-agahan. Habang kumakain, bigla na lang pumasok si ate. Dala niya yung bag niya na naglalaman ng project nila. Pagtingin ko sa kanya, parang puyat na puyat siya. Pagod na pagod. Sumabay na rin siyang kumain sa amin. Sabi niya, halos wala raw siyang tulog kagabi. Doon na ako nagduda. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang pumasok sa kwarto. Parang namutla si ate nang sabihin ko yon. Kasi hindi naman daw siya umalis doon sa bahay nung kaklase niya. Buong gabi raw silang nandoon. Nagkatinginan kami ni ate. Ako naman ang natakot nang makita ko na seryoso nga si ate. Baka raw nananaginip lang ako, sabi ni mama. Pero alam ko na hindi. Nang gumabi na, hindi talaga ako pumasok sa kwarto nang hindi kasama si ate. Bago kami matulog, sabi niya sa akin, magdasal daw ako lagi bago matulog para kahit ano pa mang masamang elemento ang lumapit sa akin ay poprotektahan ako ng Diyos. Hindi na rin naman naulit ang ganon. Effective talaga ang pagdarasal. Itago nyo na lang ako sa pangalan na Jimmy. Nung binata pa ako, may nangyari sa akin at sa pamilya ko dahil sa pari ng barangay namin. Joel ang pangalan ng pari na yon. Dumating siya sa barangay namin nung mga panahon na namatay yung dating pari ng aming simbahan. Ang sabi niya, siya raw ang pinadala upang palitan ang namatay na leader ng aming simbahan. Naniwala naman kami kasi nung mga panahon na yon, mahirap questionin ang desisyon ng simbahan. At saka hindi naman namin inaasahan na may taong magpapanggap na isang pari. Maayos naman ang pamamalakad ni Father Joel nung una. Parang normal na pari sa simbahan. Pero habang tumatagal, dinadagdagan niya ang mga sermon tuwing matatapos ang misa. May mga aral siyang sinasabi sa amin na ibang-iba sa mga tinuro nung dati naming pari. Pero dahil nga galing ang mga aral na ito kay Father, wala sa amin ang komisyon nung mga sinasabi niya. Umabot sa puntong obligado na kaming lahat na mag-donate ng mga inani naming palay, mais, o kaya magbigay ng mga alagang manok o kambing sa simbahan linggo-linggo. Mas natutuwa raw kasi ang Diyos sa mga taong mas malaki ang mga bagay na ibinibigay sa simbahan. 2 years ang lumipas at parang na-brainwash niya lahat ng mga tao sa lugar namin. Kahit yung mga magulang ko, lahat sila naniniwala na si Father Joel ang totoong anak ng Diyos, na siya lang at wala nang iba ang magiging daan ng mga tao papunta sa langit. Lahat ng ibang turo ng simbahan sa labas ay masama. Malamang iniisip nyo kung paano ito nangyari. Pero sabi ko nga, 2 taon na inunti-unti ni Father Joel na baguhin ang mga paniniwala namin. At saka kung maririnig mo siyang magsalita sa altar ng simbahan, siguradong kahit sino ay makukumbinsi niya sa paraan ng pagsasalita niya. Sa kalagitnaan ng taon na yon, pinagbawalan na kami ni Father Joel na lumabas sa barangay namin. Ang sabi niya, mahahawa lang daw kami ng kasamaan galing sa labas. Kapag nangyari yon, ay baka hindi niya raw kami may sasama sa araw na umakyat siya sa langit. 1 taon kaming nanatili sa loob ng barangay na yon nang hindi lumalabas. Marami sa amin ay may mga kamag-anak na gusto sanang i-check ang kalagayan namin sa loob, pero hindi sila pinapapasok ng mga bantay. Itinataboy sila palayo dahil mga makasalanan daw ang mga tulad nila. Natauhan lang siguro si tatay
nang may isang lalaki na tumakas palabas ng barangay. Nahuli siya ng mga bantay. Kilala namin siya, si Manong Chris, biyudo, mag-isa sa buhay. Nung linggo na yon, nagtipon-tipon lahat ng tao sa barangay namin. May inilabas na krus si Father Joel sa labas ng simbahan. Sumenya siya doon sa mga bantay na nakahuli kay Manong Chris at kinaladkad siya papunta doon sa may krus. Nagsalita muna si Father Joel na lahat daw na nasa loob ng barangay namin ay pinagpala at isa lang ang nangyayari sa mga taong tumatanggi sa pagpapala ng mahal na Diyos. Binako nila si Manong Chris sa krus na yon at itinayo sa gilid ng simbahan. Nanatili siya doon nang lampas isang linggo. Umulan o umaraw, nandoon si Manong Chris sa krus na yon. Hanggang sa ikawalong araw, ay nakita na lang ng mga tao na wala ng buhay si Manong Chris. Kinagabihan noon, nagdesisyon si tatay na tumakas kami palabas ng barangay. Dating mga ngaso si tatay, kaya kabisado niya yung daan sa gubat katabi ng barangay namin. Umaga na nang lumabas kami sa gubat at narating ang sunod na bayan. Pinuntahan namin yung pinsan namin at ikinuwento ang naranasan namin sa kultong yon ni Father Joel. Gusto sana naming i-report sa mga pulis ang nangyari, pero alam naman namin na walang mangyayari sa report namin. Abala ang mga pulis sa lugar namin noon sa pakikipagpalitan ng putok sa mga rebelding NPA. Kulang din ang manpower nila, kaya siguradong hindi nila matututukan pareho ang kaso ng mga NPA at ni Father Joel. Lumuwas kami ng Maynila at hanggang ngayon, dito pa rin kami nakatira. Hindi na namin malaman kung ano ba yung nangyari sa barangay namin matapos kaming makalabas. Sana marami rin sa kanila ang natauhan at sumubok tumakas sa kasamaan ni Father Joel. Good day sa lahat ng mga kapasta natin. Leonardo po ang pangalan ko. Pwede na rin pong Leo for short. Dito sa lugar namin, may nakakatakot na urban legend. Noon pang bata ako ay sikat na. Ito ay tungkol sa itim na nicho na matatagpuan sa dulo ng sementeryo namin. Elementary ako noong unang beses akong maging aware na merong ganoon sa amin. Parang normal lang siyang nicho, mag-isa malapit doon sa pader ng sementeryo na tinatago ng mga punong kahoy. Noong unang beses kong makita ang nitsong yun, talagang kinilabutan ang buo kong katawan. Kasi, paano ba naman, yun lang ang katangi-tanging nitso na kulay itim sa lugar. Itim na itim talaga yung nitso. Medyo nangingintab sa kaitiman. Undas yun, at wala akong ibang inisip hanggang makauwi sa amin kundi ang itim na nitso na yun. Sabi kasi ng mga nakatatanda sa lugar namin, parang isinumparaw yung nitso. Walang may alam kung sino ang nakalibing doon, kung sino ang caretaker na walang sawang nagpipinta ng kulay itim taon-taon. Kahit yung pinakamatatandang tao sa lugar namin, ang sabi ay noon pa raw nandoon na yung itim na nitsong yun. Ayon sa mga sabi-sabi, bawal daw hawakan at mas lalong upuan yung itim na nitso. Namamatay lahat daw na makahawak sa itim nitong pintura. At ako po mismo ang magsasabi sa inyong mga nakikinig na nasaksihan ko mismo na totoo nga ang makahaka-hakang ito. Dahil mga bata pa kami noon, kaming magkakaibigan eh, hindi naniniwala na totoo yung mga sabi-sabi. Pero kahit ganon, walang may gustong sumubok na lapitan at hawakan yung itim na nitso. Pero isang araw, may bagong lipat na bata na halos kasing edad ko rin ang naging malapit sa aming magkakaibigan. Kung tama ang pagkakaalala ko, Ben ang pangalan niya.
Sobrang pasaway niya na minsan ayaw na namin siyang isama sa mga laro namin kasi sumusobra na minsan ang pagkapasaway niya. Hanggang isang hapon, nalaman niya ang tungkol sa itim na Nitsu. Mayabang siyang pumunta doon sa sementeryo at sinabi sa aming mga duwag daw kami na nagpapaniwala kami sa mga kasabihang siguradong hindi totoo. Bigla na lang siyang umakyat at tumayo doon sa itim na Nitsu. Lumingon sa amin, tapos sinigawan pa kami na inuutulang daw kami ng mga magulang namin. Kinagabihan, nalaman ko na lang na isinugod sa ospital si Ben. Inatake raw sa puso na sobrang imposibleng mangyari kasi sobrang bata pa ni Ben. Paano siya atakihin sa puso? Hindi na nakauwi pa si Ben ng buhay. Tumagal lang siya ng 3 araw. Pagkatapos, idiniklara na ng doktor na wala na siyang buhay. Siyempre, kumalat sa buong bayan namin ang tungkol sa itim na Nitsu. Nagsilitawan ang mga dating kwento tungkol sa mga buhay na binawi nito. Yung dayo raw na lasing na nagawi doon sa sementeryo at nahiga sa itim na Nitsu, natagpo ang patay sa kalsada. Yung magbobarkadang teenager na hindi rin naniwala sa sumpa ng itim na Nitsu at bilang panglilibak siguro sa mga sabi-sabi ng matatanda, kumain pa sila ng mga chichirya habang nakaupo dun sa Nitsu. Namatay yung 3 yun makalipas lang ang 5 araw. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa lugar namin yung itim na Nitsu. Walang gustong sumira nun dahil baka raw may pasa pa sa kanila ang sumpa nito. Ang ginawa ng lokal na munisipyo namin ay binarikadahan yun ng mataas na barbed wire para wala nang kung sino man ang maligaw at aksidenteng makahawak sa Nitsu. Experience ito ng lolo ko, hindi sa akin. Manuel ang pangalan ng lolo ko. Elena naman ang pangalan ng lola ko. Noong bago raw sila ikasal, umupa sila sa isang barangay sa May Isabela. Malapit daw kasi yon sa trabaho ni lolo. Si lola naman, buntis nung time na yon. Maayos naman daw yung naging unang taon nila doon. Mababait yung mga kapitbahay. Tahimik yung lugar. Minsan nga raw, napag-uusapan nila na doon na maghanap ng bahay at lupa na mabibili kasi parang ang ganda raw tirahan ng lugar. Kaso nagbago yung pananaw nila sa lugar dahil sa isang weirdong pangyayari na hanggang ngayon, wala pa rin paliwanag na nahahanap sila lolo at lola. Linggo raw yun, kwento ni Lola. Maaga silang natulog kasi kinabukasan, kailangang maging maaga si Lolo sa trabaho. 8:00 pa lang nasa kama na raw silang dalawa. Magayakap, sabi ni Lolo. Nang makatulog daw siya, ay may kakaibang panaginip raw na pumasok sa utak niya. Sa panaginip niya, may kung anong ilaw daw na nasa labas ng bintana. Pero si Lolo, hindi siya makagalaw. Nandoon lang daw siya sa kama, nakahiga, nakatitig doon sa malakas na ilaw. Hanggang sa marinig niya raw ang pagbukas ng bintana ng kwarto nila, nakita niya raw na may mga pandak na nilalang na naglalakad sa loob ng kwarto. Parang mga gasol na may kamay at paa raw yung mga nilalang na yon. Hindi niya maaninag yung itsura nila kasi sobrang lakas talaga ng ilaw mula sa labas. Lumapit daw ang mga ito sa kanya. Tapos may kinuha na kung ano mula sa tagiliran nila. Tinusok daw nung isa yung matalas na bagay sa braso ni Lolo. Doon na raw nawala sa panaginip si Lolo. Pagdilat niya raw, umaga na.
papasikat na ang araw. Nasa damuhan siya. Nang tumayo siya, sakalang niya napansin na nasa gilid siya ng kalsada. Walang saplot. Wala pa raw tao noon sa mga kalsada. Pasalamat nga raw siya dahil walang nakakita sa kanya na tumatakbo pa uwi. Nang marating niya yung bahay, ginising niya si Lola. Nagulat daw ito kasi walang saplot si Lolo. Tapos ang dusing ng itsura. Kinuwento ni Lolo ang tungkol doon sa panaginip niya, pati yung lugar kung saan siya nagising. Hindi raw maipaliwanag ni Lolo kung anong nangyari, kung paano siya napunta doon. Wala naman silang ibang pinagkwentuhan kasi baka isipin pa ng mga kapitbahay nila na baliw silang mag-asawa. Matapos ang isang buwan, nagdesisyon daw sila na lumipat na lang ng bahay para hindi na rin daw sila napupuyat kakaisip kung mangyayari ba ulit ang ganoong pangyayari. Hula ni Lolo, baka raw hindi pa naginip yung mga nilalang na nakita niyang pumasok sa bintana. Baka iniisip niya lang na panaginip dahil hindi siya tuluyang nagising nung pagkakataong yon. Pero kahit ano man daw yon, buti at hindi na ito naulit nang makalipat sila ng bahay. Hello mga kapasta. Tawagin niyo na lang akong Jasper. Na-discover ko ang channel nyo nang minsang marinig ko ito sa isang tindahan dito sa amin. Tinanong ko kung anong channel at simula nga noon ay naging fan na talaga ako. Nag-send po ako ng story kasi gusto ko sanang humingi ng tulong. Gusto ko malaman kung ano yung nakita namin sa bundok nang minsang kaming mag-hike ng mga kasama ko. Ito po kasi ang nangyari. Kaming magbabarkada ay mahilig na talagang umakyat ng bundok noon pa. Pare-pareho kasi kaming walang mga sports na sinasalihan at napapansin din namin noon na nagsisitabaan na kami. So naisipan namin na maghanap ng hobby na bagay sa mga hilig namin at naisip nga namin hiking. Noong una at ikalawang beses, naninibago pa kami para kaming mga basang sisiw na hindi alam ang gagawin. Kapag napapalayo na kami, ay marami sa amin ang medyo natatakot na. Kulang-kulang din yung mga gamit na nadadala namin. Pero sa ikatlong akit namin, medyo okay na rin naman. Na-enjoy na namin siya at saka ramdam mo din talaga ang benefits niya sa katawan at pati na rin sa mental health. Ito na nga po yung nangyari. Naisipan namin na magpagabi doon sa bundok na akitin. Dati na rin kaming nakaakyat doon, kaya medyo alam na rin namin ang trail na lalakarin. At saka, alam din namin na may ibang hikers na nag-overnight sa bundok na yon. Alas 5 pa lang, nagtayo na kami ng mga tent na gagamitin naming tulugan. May naghanda na nung lulutuan at mga sangkap sa ilulutong ulam. Gumawa rin kami ng bonfire at pagkatapos kumain, pinalibutan namin yung bonfire at nagkwentuhan ng mga kalokohan namin noong mga bata pa kami. Alas 11, nagsimula nang mabawasan yung mga tao sa bonfire. Antok na yung iba. Kaming dalawa ni Michael, yung huling pumasok kasi inubos pa namin yung iniinom naming alak. Ang sarap ng tulog namin. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng lugar o baka dahil sa dami ng nainom na alak. Pero ang bilis kong nakatulog. Ginising ako ni Michael mga alas 2 ng umaga. Taksimangot pa ako kasi ang ganda ng panaginip ko. May itinuturo siya sa labas. Nang pailawin ko yung cellphone ko, napansin ko na namumutla siya. Imbis na mainis, sumunod na lang ako sa kanya. Mukhang seryoso talaga kasi. Lumabas kami ng tent at naglakad sa di kalayuan. Madilim yung lugar kaya iniilawan ko yung inaapakan namin. Sabi ni Michael, patayin ko rin yung ilaw kasi baka makita nila kami. Sumunod naman ako. Medyo naalimpungatan pa ako noon.
Pagdating namin sa malaking puno, umwesto kami doon ni Michael. Tapos sabi niya, sumilip ako sa may unahan. Ginawa ko naman. May bonfire din doon sa di kalayuan. May mga tao. Habang lumilipas ang segundo, ay saka ko lang nauunawaan yung nakikita ko. Nakarobang pula yung mga taong nandoon. Ang dami nila. Sumasayaw ng pabilog sa bonfire. Lahat sila may maskara sa mukha. Yung bonfire sa gitna, sobrang laki na. Halos kasing taas na ng isang puno. Nang matapos yung pagsasayaw, itinulak nung dalawang nasa unahan yung malaking estatwa na gawa sa kahoy. Itinulak nila yun doon sa may apoy. Saka sabay-sabay na nagsiluhod yung mga tao. Tinitigan ko si Michael. Base sa mukha niya, alam kong hindi niya rin alam ang nangyayari. Hinatak ko siya. Bumalik kami sa tent at saka isa-isang ginising yung mga kasama namin. Pinilit namin sila ni Michael na umalis na sa lugar na yon. Sabi ko, may nakita kami. Sa daan na lang namin ikukwento. Naniwala naman silang lahat. Bumaba kami. Medyo mabagal kasi nga sobrang dilim at inaantok pa yung karamihan. Nang nasa kotse na kami, pilit ng pilit yung iba sa amin na ikwento na raw namin yung nakita namin ni Michael. Ako yung naglahad ng nakita namin. Pagkatapos ko magkwento, walang nakapagsalita sa kanila. Pero alam ko na iniisip nilang tama yung naging desisyon namin. Yun na ang huling beses namin na nakapag-hike. Ewan, kahit umaga, hindi na kami sumubok na umakyat ulit sa bundok. Ayon sa research ko, baka mga kulto sa bundok yung nakita namin, nagdarasal sa mga Diyos nila o gumagawa ng alay. Pero kung sakaling may kapasta tayo dyan na makakapag-explain na maayos sa kung ano yung nakita namin ni Michael, comment nyo na lang po. Pagbabasa-basa na lamang ako. Ako po si Iya, college student. Gusto ko lang sanang mag-share nitong kakaibang experience naming magpipinsan nang minsang dumalaw kami sa puntod ng lolo namin. 2019, nung mamatay si Lolo. Hindi nakauwi yung mga pinsan namin galing Maynila nung panahong yun. Balak sana nilang dumalaw sa sunod na taon. Kaso, alam naman nating lahat ang nangyari. Nagka-lockdown sa buong Pilipinas. Hindi ulit sila nakauwi. Nito lang 2023, nagsabi sila kila Mama na uuwi raw sila para makapag-reunion kami at makadalaw na rin sila sa puntod ni Lolo na ilang beses nang napurnada. Isa ako sa mga naging excited sa balitang yon. Kasi sa wakas, magkikita na ulit kami ng pinsan kong si Claire. Almost 5 years na rin nung huli ko siyang makita ng personal. Siyempre, updated pa rin kami sa isa't isa dahil sa social media, pero iba pa rin talaga ang personal. Nang magkita kami, sobrang higpit ng yakap namin sa isa't isa. Muntik pa nga akong maiyak. 2 days na ginanap yung reunion namin. Nagpakatay ng baboy si Mama. Hindi lang sila Claire yung umuwi, maging yung ilang pinsan namin na nasa ibang bansa e naisipan din na magbakasyon sa Pinas. After nga ng reunion, nagpasya ang lahat na dumalaw sa puntod ni Lolo. Sakay kami ng 3 van. Muntik pa nga kaming hindi magkasya sa sobrang dami namin. Holding hands kami ni Claire habang papasok sa gate ng sementeryo. Nasa hulihan kami. Nang makapasok, napansin ko na sobrang tahimik ni Claire. Hindi ako sanay kasi usually siya ang maraming ikinikwento sa aming dalawa. Isa pa sa pinagtataka ko ay kung bakit nakayuko siya na para bang ayaw niyang makita yung mga puntod sa paligid. Nasa halos kalagitnaan na kami, nakita kong lumuluha na si Claire. Umiiyak siya. Tinatakpan niya ng kamay ang magkabilang tenga habang nakapikit. Medyo nagpapanik na rin ako that time.
Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Wala namang sinasabi sa akin si Claire. So ang ginawa ko, hinila ko siya at bumalik kami sa van na nakapark sa labas. Naupo kami sa isa sa mga bench doon. Medyo kumalma naman na si Claire. After niyang tumigil sa pag-iyak, saka na siya nagkwento sa akin. After gumraduate ng high school, sa kanya lang daw nalaman na may third eye siya. Hindi niya rin nga alam kung paano nangyari yon. Basta na lang daw na-awaken yon sa kanya. Sabi nung kinonsultahan niyang expert, may mga ganong klaseng third eye daw talaga na bigla-bigla na lang nagbubukas ng walang dahilan. Hindi pa raw ito alam ng mga magulang niya. Kaya raw siya umiyak nung pagpasok namin sa sementeryo dahil may sumusunod daw na babaeng nakaputi sa amin. Puti ang dress na suot. Mahabang buhok pero nakakatakot ang itsura. Sabi ni Claire, umiiyak din daw yung babaeng sumusunod sa amin. Kinilabutan talaga ako nung marinig kong lahat yun. Niyakap ko si Claire. Tinanong ko siya kung pwede pa raw bang maisara ang third eye, pero hindi niya raw alam. Nang makauwi kami sa bahay nung araw na yon, napansin kong bumalik na ulit sa dati niyang mood si Claire. Madaldal na ulit. Sabi niya sa akin, unti-unti na rin daw kasi siyang nasasanay. Sa 2 weeks na pamamalagi sa amin nila Claire, ilang beses niya pang sinabi sa akin ang mga pagkakataon kung kailan siya nakakakita ng multo. Sabi ko nga sa kanya, huwag niya na lang sabihin sa akin kasi kahit ako, natatakot na. After nilang umuwi, sinabi niya sa akin na babalik din daw sila sa darating na Pasko. Sana nga sa susunod naming pagkikita, hindi na maulit pa ang ganong pangyayari. Nang isilang ng misis ko ang anak naming si Remy, natuklasan namin na lapitin siya ng mga masasamang elemento. Ronnie nga po pala, tubong gumaka Quezon. Hindi pa talaga namin balak na magkaanak ng misis kong si Emily. Pareho pa namin gustong mag-grow sa kanya-kanya naming karir. At sabi namin, makakapaghintay naman siguro ang kasal at anak. Pero sabi nga nila, dumarating ang mga blessings sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Nalaman na lang namin na 2 months na palang buntis si Emily. Kahit hindi inaasahan, ang saya pa rin namin noon. Nagdesisyon na kaming magpakasal dahil conservative yung mga magulang ni Emily. Ayaw pumayag na mag-live-in na lang muna kami. Sinilang na nga yung anak namin. Kami, yung pinakamasayang magulang nung araw na yon. Sa handaan sa binyag, may lumapit sa amin na matanda. Inimbitahan daw yon ng nanay ni Emily, taga kabilang barangay. Sabi niya sa amin, ingatan daw namin si Baby Carl kasi siguradong magiging lapitin siya ng mga nilalang galing sa lupa. Ginitaan lang namin si Ale pero nagtaka kami kasi bakit niya naman sasabihin yun sa amin. Lumaki namang normal si Carl nang tumuntong ng 5 years old ang anak namin. Nakakapagsalita na siya ng maayos. Hiniwalay na namin ang kama niya sa amin kasi sabi ni Emily, para masanay na raw. Halos gabi-gabi matapos yun, ay umiiyak si Carl sa kwarto niya. Takot daw siya. Baka raw may mumu kapag gabi. Ayoko naman siyang ispoil kasi ang iniisip ko, baka umaarte lang. Gusto lang makabalik sa pagtulog katabi namin. Tinuro ko sa kanya kung paano mag-pray sa gabi para at least mabawasan kahit kaunti ang takot niya. Isang buwan na naging mapayapa yung mga tulog ni Carl. Hanggang sa isang araw, lumabas siya ng kwarto. May mumuraw sa kama. Noong una, sabi ni Emily,
arte na naman daw yun. Kinomfort pa rin namin siya pero sabi namin, kailangan na siyang maging big boy. Paano siya magiging big boy kung magiging matatakotin siya? Pero ako mismo ang nakadiskubre na totoo nga yung sinasabi ni Carl sa amin. Tulog na si Carl noon. Pagdaan ko sa kwarto niya kasi pupunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakita ko na bukas yung pinto. Isasara ko sana nang makita ko na may kamay sa ilalim nung kama niya. Dahan-dahan ako naglakad palapit at bigla akong dumapa para mahuli ko kung ano man o sino man ang nandoon sa ilalim. May payat na lalaki doon sa ilalim ng kama. Ang hahaba ng braso niya at mga kuko. Nakita ko rin na kulay pula ang mga mata niya at medyo mabalahibo ang kanyang balat. Hindi ko maintindihan kung ano yung nakita ko noon. Basta bigla na lang siyang umatras palabas. Tumalon doon sa bintana at naglaho sa dilim ng gabi. Kinarga ko si Carl. Dinala ko siya sa kwarto namin ni Emily. Ginising ko si Emily at kinuwento ang nakita. Todo yakap siya sa anak namin. Bilang solusyon sa nangyari, lumipat kami ng bahay. Hanggang 8 years old, katabi namin si Carl. Kasi ayaw naming maulit yung nangyari doon sa previous naming bahay. Sabi nung napagtanungan kong paranormal expert, baka raw maligno na may balak na masama sa bata. Kung nagtagumpay raw ito, ay baka nakuha na nito si Carl mula sa amin. Nelson po ang pangalan ko. Halos 10 taon na rin akong nagdadrive nitong truck na pamana pa sa akin ng tatay ko na namatay dahil sa sakit sa puso. Lampas 7 taon na rin akong minamaneho ito. Bale, taga-deliver ako ng mga perishable goods na galing sa Bicol papuntang Maynila. May kasama ako lagi sa pagde-deliver, si Joshua. Pinsan ko, siya ang parang middleman namin ng mga nagpapadeliver. Siya ang kumakausap sa mga kliyente namin at siya rin ang nag-iimbentaryo ng mga dala naming items. Responsable si Joshua, kaya nga gustong gusto ko siyang kasama kasi sa buong biyahe, pagmamaneho na lang ang iisipin ko. Last year, may nangyari sa amin ang pinsan kong si Joshua. May dala kami noon ng mga repolyo galing doon sa kliyente namin na weekly ko magpa-deliver. Nasa kahabaan kami ng Quezon Province nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Tinigil ko muna yung truck sa gilid, lumabas at saka umihi doon sa damuhan. Pagbalik ko, gising na si Joshua, nakatayo doon sa gilid ng truck. Pahinga daw muna kami. Naglabas ako ng Yossi, binigyan ko si Joshua. Sabay kaming nagpapausok habang nakatingin sa madilim na kalsada. Nangangalahati pa lang kami pareho nang makita namin sa dikalayuan ang liwanag ng maraming sulo. Naririnig din namin ang boses ng mga kumakantang tao. Pababa kasi yung daan sa unahan, kaya unti-unti silang lumilitaw sa paningin namin. Tiningnan ko si Joshua, tumingin din siya sa akin na para bang sinasabi na hindi niya rin alam kung ano yon. Siyempre, dahil curious, naghintay kami dalawa. Habang lumalapit ng lumalapit, palakas ng palakas yung mga boses nila. Hindi namin maintindihan kung ano ba yung mga pinagsasabi ng mga tao. Nang sobrang lapit na nila sa amin, saka ko nakita ang mga itsura nila. Pare-pareho silang nakaputing t-shirt, tapos itim na shorts. Dahil sa ilaw ng mga dala nilang sulo, kitang-kita ko na may pinta na kulay pula sa mga mukha nila. Naamoy ko kung saan galing ang mga pulang pintura sa mukha nila. Dugo yun. Hindi ako pwedeng magkamali.
Dati akong nakapag-extra sa mga slaughterhouse, kaya imposibleng magkamali ako. Nakatayo lang kami doon ni Joshua habang dumaraan yung prosesyon. Sa dulo ng prosesyon ay may maliit na santo. Akala ko nung una ay katulad din ito ng mga santo sa simbahan. Pero nang mas maaninag ko, nakita ko na may dalawa itong sungay. Pinahiran din ng dugo ang katawan ng santo. Nangilabot ako nang makita ko yun. Na hindi man lang kami pinansin ng mga dumaraang tao. Para bang wala kami doon. Nang makalampas sila, nagkatinginan ulit kami ni Joshua, sabay mabilis na sumakay sa truck. Pareho kaming natroma sa nakita namin yun ni Joshua. Simula noon, kapag nasa biyahe kami, tumitigil lang kami sa mga lugar na maliwanag o kaya naman ay maraming tao. Hi mga kapasta, sana enjoyin niyo po itong story ko. I'm Rosie, taga Bulacan. May asawa, pero walang anak. Nitong nagdaang pandemic, may nangyari sa amin ang asawa ko na talagang bumago sa pananaw namin tungkol sa pagbili ng mga gamit online. Nangyari yon nung medyo lumuluwag na ang gobyerno sa restrictions. Nagsisibali ka na rin ang ilang trabaho na face-to-face. Pero kami ng asawa kong si Roger, work from home pa rin. Isang gabi, habang nagbabrowse online, may nakita akong binebentang kama. Sakto yon, kasi naghahanap talaga kami ni Roger ng mabibilhan. Kasi yung luma naming kama ay medyo inaanay na. Baka isang gabi, e bigla na lang kaming bumagsak sa sahig. Tinignan ko yung price. Ang mura niya. So nag-scroll ako sa mga pictures kasi baka kaya mura. E dahil luma na rin yung kama. Pero ang ganda niya. Bakal siya. Na itimang pintura at saktong-sakto lang yung laki para sa amin ni Roger. 1 week ang lumipas. Tumating na yung kama. Chinek pa ni Roger at sabi niya, magandang klase raw ito. Kinahapunan nung araw na yon, bumili na kami ng kutsyon para sa kama. Ang saya lang kasi parang bumabalik kami sa panahon na bago pa lang kaming kasal ni Roger. Kinagabihan, nabinyagan na rin namin yung kama. Lumipas ang mga araw, normal naman ang lahat. Walang mga kakaibang pangyayari involving yung kama. Pero mga isang buwan lang, napapansin ko na lagi akong nagigising tuwing madaling araw. Pakiramdam ko, laging may kung sinong pumapasok sa kwarto. Pero wala naman. Hanggang isang beses, may napanaginipan ako. Nakahiga raw ako sa kama nang biglang bumukas yung pinto. Pumasok ang isang lalaki. Sumisigaw siya pero hindi ko maintindihan yung gusto niyang sabihin. Ako naman, nakatingin lang, naguguluhan. Na natatakot. Hanggang sa maglabas na nga siya ng baril galing sa bulsa. Doon na ako nagpanik. Kasi hindi ko talaga marinig yung gusto niyang sabihin sa akin. Lumingon ako sa tabi ko. Wala si Roger. Umiiyak na ako. Tapos bigla ba namang itinutok ng lalaki yung baril sa akin. Saka ako narinig ang malakas na putok nito. Napapikit ako sa tindi ng flash ng baril. Pagdilat ko, panaginip lang pala lahat. Nang ikwento ko ito sa asawa ko, ang sabi niya, pareho rin daw siya ng mga panaginip minsan. Lalaki na pumapasok sa kwarto, tapos bigla kaming babarilin. Para maiwasan ang ganoong panaginip,
hindi na kami natulog ni Roger sa kama na yon. Sa sahig na lang namin nilalatag ang kutsyon at doon na matutulog. Naisipan ni Roger na tawagan yung dating may-ari ng kama. Nung muna, ayaw pang umamin. Wala naman daw masamang nakaraan yung kama na yon. Pero nang sabihin ni Roger yung mga panaginip namin, doon na siya, parang nakonsensya. Kapatid niya raw ang dating may-ari nung kama. Pinasok raw ito ng mga magnanakaw sa bahay niya isang gabi. Pero ayaw daw ibigay nung kapatid niya yung mga alahas at pera sa kwarto. Nagkasagutan. At sa tindi siguro ng sigawan nila, biglang humugot yung magnanakaw at saka binaril yung kapatid niya. Doon sa kama raw mismo namatay yung kapatid niya, kaya niya raw ito ibinenta ay dahil gusto niyang mawala yung masamang memorya na yon sa pamilya nila. Gusto niya pa nga sanang ibalik sa amin yung pera na binayad namin. Pero sabi ni Roger, wag na lang daw. Imbis na itapon, binigay namin yung kama doon sa junk shop na pagmamay-ari ng tito ni Roger. Sigurado cha-chap-chapin yun doon sa junk shop. Natuto na kami after noon. Imbis na bumili ulit ng second hand. Brand new na ang kinuha namin ni Roger. Sabi niya, sa susunod daw, ipuro pagkain na lang ang o-orderin namin online. Wala nang mga gamit na baka second hand na naman. Ako si Alfred. Matagal ko nang gusto magpasa ng story dito. Taga-Romblon po ako. Hindi pa kasal, pero may girlfriend. Ibabahagi ko lang sana sa inyong lahat kung paano ko na-discover na member ng isang kulto ang Tito Renan ko. Siyempre, hindi ko po ginamit ang mga tunay na pangalan namin dito. At saka, hindi ko rin babanggitin ang eksaktong lokasyon. Close kami ni Tito Renan. Isa siya sa mga paborito kong tito kasi sobrang bait niya. Tuwing magkikita kami, ay lagi niya akong binibigyan ng pera. Kahit hindi naman ako humihingi sa kanya, pang date ko raw sa mga nililigawan ko. College na ako noon at kapag kailangan kong umuwi ng medyo late, sa bahay na ni Tito ako dumidiretso. Kasi nga, 10 PM pa lang, wala nang mga jeep at tricycle sa amin. Malaki yung bahay ni Tito. Madalas ko nga tinatanong sa kanya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Lagi niyang sagot eh, may mas mataas daw siyang responsibilidad. Pero kung sakaling ibigay raw ng kapalaran, eh hindi naman siya tatanggi. 39 years old na noon si Tito. Maraming ang nagsasabi sa amin na baka raw kasi bakla si Tito kaya ganun. Yung iba naman, sinasabi na baka raw baog kaya takot mag-asawa. Napapailing na lang ako sa mga chismis na ganoon. Nung tumuntong kami ng third year sa kuleyo, na-assign kaming magkaklase sa isang subject na gumawa ng 30 minutes na play. Medyo mahaba-haba yun kaya kinakailangan namin ng mahabang oras para mag-practice. May isang beses na umabot na kami ng lampas alas 11 ng gabi. Siyempre, naisip ko noon na hindi ako makakauwi. Inaalok ako nung isa kong kaklase na doon na lang sa kanila matulog. Pero sabi ko, may kakilala ako na malapit ang bahay. Walking distance lang sa school yung bahay ni Tito, loob ng subdivision. Habang naglalakad, tinext ko na siya sa phone ko. Malapit na ako sa bahay nila, pero hindi pa rin nagre-reply si Tito. Naisip ko nga, baka tulog na. Okay lang naman, binigyan talaga ako ni Tito ng ekstrang susi para sa ganitong mga pagkakataon. Para raw, hindi ko na siya gisingin kapag tulog siya. Nang pumasok ako sa gate, una kong napansin ang mga sapatos ng ibang tao doon sa doormat. May bisita si Tito. Kumatok ako. Wala. Binuksan ko yung pinto. Naglakad papasok. Nakita ko na ang daming mga tirang pagkain sa sala. May mga bag rin at ilang jacket.
pero walang mga tao. Nagtaka na ako. Wala din sa kusina, mas lalong wala sa likod ng bahay. Nung umakyat ako sa second floor, saka ko lang narinig ang mga ungol galing dun sa kwarto ni Tito. Kinabahan na agad ako kahit hindi ko naman talaga alam ang mga nangyayari. Kasabay ng mga ungol ang isang nagsasalitang tao. Parang ibang lengguwahe yung sinasabi niyang mga salita. Pumwesto ako dun sa pinto ng kwarto. Sumilip sa maliit na siwang. Kitang-kita ko kung anong nangyayari. Wala na dun sa loob ng kwarto yung malaking kama ni Tito. Imbis na kama, may mga kandilang nakatirik pabilog sa gitna ng kwarto. Sa loob ng bilog ay ang mga kasama ni Tito. Lahat sila hubot-hubad. Lahat sila nakikipagtalik sa bawat isa. Para silang mga hayop na nakikipaglingkisan sa isa't isa. Habang may isang nakasuot ng robang itim ang nakatayo malapit sa pinto, may hawak siyang puting bola. Nagdarasal nung dasal na naririnig ko pero hindi ko maintindihan. Gumapang sa buo kong katawan ng takot, naglakad ako papalik. Nang marating ko yung hagdan, saka lang ako tumakbo palabas ng bahay. Nagpumilit akong umuwi nung gabing yun. Kahit sobrang mahal mag-taxi, sumakay na ako. Sabi ko, baka mamatay ako sa kaba kung sa ibang bahay ako makikitulog. Nang makauwi, dumiretso lang ako sa kwarto. Wala akong pinagsabihan. Kasi noong gabi na yon, parang hindi ma-process ng utak ko kung ano ba yung nakita ko. Napansin yata ni Tito na afternoon, hindi ko na siya gaanong pinapansin. Lagi kong palusot na masama ang pakiramdam ko. Pero alam kong alam ni Tito na may something akong nakita. Isang taon ang lumipas. Fourth year college na ako noon. Saktong malapit na ang graduation. Nalaman na lang namin na hinuli si Tito ng mga pulis. Isa raw kasi itong leader ng kulto na ginagamit ang kapangyarihan nila para pwersahin ang mga miyembro na makipagtalik sa mga mas nakakatanda nilang miyembro. Ang ilan daw dito ay mga anak pa ng ilang member ng kulto. Sa ngayon, nakalaya na si Tito. Pero siguro dahil na rin sa kahihiyan, hindi na siya kahit kailan nagpakita sa amin. Ang sabi, lumipat na raw sa Maynila si Tito at doon na tumira.